Hi, minasan, konnichiwa. So we are now on lesson 5. Sa lesson 5 po, dito po natin pag-uusapan yung ating expression po na pupunta ka saan. Let's say pupunta ako dito sa ganito. Let's say I'm going to Tokyo. So this is the lesson that we're going to help you express this idea or concept. So this lesson is also handy or help very useful for us when we are traveling sa Tokyo. So again, this lesson is just like the previous lessons, is composed of a vocabulary. So before you proceed with this video grammar lesson, please make sure that you have checked the vocabulary lesson. Another thing is, of course, yung meron tayong tinatawag na application. Sa application, doon ko na may explain paano natin siya ginagamit in real life situation. And also, part in application, yung cultural reflection natin or yung parang slice of life nila sa Japan. Just to give you an idea. Okay? So, let's proceed. Okay, kimasho. Okay, next. So, our topic outline here is would be as follows. The use of the e, okay. So, yung again, yung e is written as he, no? So, nilagay ko na lang siya as he para hindi kayo malito pag sinusulat nyo siya sa hiragana. Pero, the textbook, naka-e siya, pronunciation base, okay? So, the use of noun, place, and particle e, and then moving verbs. Kimas, kimas, and kairemas. Again, for this lesson, we're going to use these three verbs lang. So, tatlong sikat muna tayo. Kimas, kimas, kairemas. And of course, na-distinguish naman siya doon sa ating vocabulary kung ano yung mga differences niya. Now, unlike the lesson 4, which is apat yung, anim yung verb na ginagamit, normally, di ba yung we have nemas, okimas, benkyoshimas, tarakimas, hajimimas, saka owarimas, kasi these are useful for time. Ito naman sa lesson natin, these are all moving verbs. So ito, talaga may paggalaw sila. Next, the use of particle ni for place. So instead of using particle e, we can use also particle ni. But of course, may mga ano siya, no? May mga certain conditions na kailangan tignan. Next is the expression doko mo v masen or verb masen or masen deshita. So okay. So very useful din siya pero this is for ano lang parang medyo may pagka-exaggeration siya. So anyway, so we discussed it. Next, the expression of using vehicle, no? And vehicle de, particle de, and then moving verbs. And then, sino kasama mo? So, and person slash animal to moving verbs. So, basically, dito sa lesson natin, lesson 5, together with lesson 4, masasagot na natin yung 5W and 1H, no? So far, di ba? Kasi masasagot mo na siya, eh. So, masasagot mo na kung sino kasama mo, saan ka pupunta, where, paano ka pupunta, yan. So, sa why, siguro, medyo masasagot mo siya, pero not totally kasi may lesson pa tayo para masagot mo yung why. Bakit, diba? And last but not fine, last, okay, to this lesson is the sentence ending yo. So, marami kasi sentence ending yo or may mga sentence ending besides the yo. So, dito, explain ko saan siya ginagamit yung sentence ending yo. Okay? So, let's proceed. Okay, the first and the most highlight of this lesson would be the use of particle e. Okay, so particle e is written in hiragana as he, but it is pronounced as e. Okay, e. Okay, so u, i, e, o, di ba? Yung ating chart. Okay, so ano ibig sabihin yan? So again, 'di ba sa English po, I'm trying to confirm ito naman sa English. Okay, sa English kasi we are reliant sa sentence order when we are using grammar. For example, I apple eat. Mali 'yun, 'di ba? I apple eat kasi ang sentence order dapat dyan is you have the subject and then you have a verb at the middle and then you have the object or you have the kung ano yung kinain, di ba? So, the order would be subject, verb, object. So, yun po yung flow. So, pag na-distort natin siya, for example, sinabi kong, I apple ate. So, parang nagkaroon ng grammatical lapses kasi na-distort yung sentence order ng English word na yon or sentence na yon. Sa Japanese, again, ang grammar natin, hindi naman siya
reliance sa sentence order. Basta may na-meet mo yung following condition. Okay. The first condition is palagi yung verb sa dulo. So, wala tayong talo doon. So, palagi yung des, palagi yung mga verb sa dulo. So, hindi nyo pwede ilagay itong kimas, kimas, kairemas sa unahan. Okay? Palagi po siyang nasa dulo. Okay. Next. Another thing po is yung ating function of grammar, specific function ng grammar, naka-base po siya doon sa mga particles. So, ganun. Bakit? Kasi para yung Japanese language, relate ko na lang siya sa math, yung mga particle, sila po yung parang mathematical signs. Okay, example, 1 plus 1 is equals to 2. Bakit natin nasabing ganun? Or naintindihan nyo na may meaning, di ba? Bakit? Kasi yung 1, alam natin yung concept ng 1. Plus, okay, it indicates ito yung operation ninyo. Ito yung gagawin ninyo, mathematical operation. So plus, i-add nyo siya with another 1. So it will produce a mathematical operation of equals or symbolized by equals is 2. So yung mga particle, para siya yung mga mathematical expression na 1, na plus, and equal signs. Okay? So ganun po siya. Okay, so ganun po siya. No? So, again, ang use po ng particle editor is to symbolize specific function, grammatical function. No? So, para siyang sa mathematical equation, siya yung equivalent ng plus, equals, minus, multiply, or division signs. No? So, sila yung nagsasabing, ito yung gawin mo. Ito yung para sa purpose na to. Okay? Yan. Okay. So ngayon, kailangan syempre i-combine natin yung particle with appropriate verbs, no? So the first condition is the verb should be at the end of the sentence. Second is we have to select the proper particle for the proper noun or adjective or the things that it is being represented or being described or identified kung ano yung function niya dun sa grammar sentence na yun, or sa sentence na yun, grammatically. Next is the third one, of course, we should have a proper verbs. Okay? Kasi hindi natin pwede gamitin itong particle e na to kung hindi siya moving verbs. Kasi hindi siya, wala siyang sense actually. Kasi ang purpose kasi ng e na to is to mark kung ano yung destination mo. So it is very improper for us kung hindi siya moving verbs. No? Let's say gagamit ka ng nemas. Okay? For example, Tokyo e nemas. So parang wala siyang sense. Number one, kasi kaya kami eh, it marks your destination. And nemas is to sleep, di ba? So may paggalaw ka ba sa nemas? Wala. So doesn't make sense, di ba? So ngayon, kailangan yung particle is appropriate din po yung kasama niyang verb sa sentence. For this sense, kaya natin kailangan gumamit ng moving verbs. Kasi meron kang particle e which marks this place as a destination. Okay? So, kailangan po natin gumagalaw yung verb. Okay? Now, to further clarify po, is the noun or the place that we're going to use here could be a proper noun or a common noun. So, proper noun yung specific name ng place. For example, Rizal Park. Another example, Cebu. Example is Tokyo. Or, pwede siya yung generic or yung common lang. For example, Gakko, Nihon, ano pa, Uchi, diba? So, these are ginkgo. So, these are common. For example, tayo-tayo, nagkakaintindihan tayo kung ano yung gako, ano yung ibig sabihin ng gako sa atin. Or ginkgo, anong dami kasing ginkgo, diba? Ang daming bangko. So, pero dahil na previous na napag-usapan na natin siya or tayong dalawa, we are working in the same bank. So, parang alam na natin yung sense ng sentence natin. Okay. So, in that sense, hindi na natin kailangan gumamit ng proper noun, 'di ba? Kasi parang awkward naman 'yon pag doon ka nagtatrabaho sa BDO tapos ang sinasabi mo BDO bank, 'di ba? Parang awkward 'yon. So ginko na lang bank, okay? Next. So I have here some examples, no. So for example, gakko e kimasu. Gakko e kimasu. Nihon e kimasu. Uchi e kaerimasu. Okay. So these are the red one are yung mga place. So, gakko, school, e, kimas. So, anong purpose ng gakko dyan? Yung purpose ng gakko is ito din destination. Okay.
Ito daw siya, mark by particle eh. Kasi, again, grammatically, maraming posibleng use ng place sa isang sentence. Tama, di ba? So, number one, possible use of place for a sentence is yung destination mo. So, paano mo siya magiging destination? Kailangan, imamark mo siya with particle eh together with a moving verb. So, para maging destination mo siya. Kasi pag sinabing ki must come, so, saan ka ba nagpunta? Di ba? Gako e kimas. So, doon ka nagpunta sa gako. So, doon nakamark yung gako. Or doon nakamark yung e sa gako. So, that will be your destination. Another thing is, tag dito, napakarami kasing ano eh. Okay. So, ngayon, gako e kimas, nihon e kimas, okay, uchi e kairemas. So, Nihon, Japan. Tapos pupunta ka doon ng ikimas. Ngayon, yung gako, Nihon, Uchi, marami silang pwedeng sabihin sa sentence bukod sa destination. Okay. So, ngayon, alam natin specifically na destination sila. Bakit? Kasi may particle e plus may appropriate verb na moving verb or motion verb siya. Ngayon, yung gako, Nihon, Uchi, these are places na pwedeng besides po doon sa destination, pwede silang gamitin as yung origin ng tao kung saan siya galing. Pero alam natin na hindi siya origin. Bakit? Kasi nga may particle eh, 'di ba? Kasi kung origin siya, ibang particle ang ginagamit niya, 'di ba? Sa lesson 4, pwedeng gakokara kimas, 'di ba? Lesson 4. So gakokara kimas ibig sabihin from the school he will come, 'di ba? So, naging origin siya. Hindi siya yung destination. Okay? Okay? So, gets niyo yung meaning niya. Another thing is, yung places na to, pwede siyang besides na maging destination or origin, pwede rin siya maging place of action. Dito ginagawa yung action. In this sense, di mo pwedeng sabihin na gako de kimas kasi nga, inappropriate siya kasi nga, motion verb to eh. So, hindi ka naman gumagalaw or nag-move certain pace dun sa school. So, inappropriate siya. So, that would be for lesson 6. Now, for lesson 5, we're going to highlight yung function po no place as a destination marked by particle e and moving verbs. Okay? So, kaya siya nagiging destination. Kasi again, in summary, paulit-ulit tayo para madali natin matandaan, yung mga place, pwede siya maging origin, kung saan galing yung tao, or pwede rin siya maging place of action besides the commonly known destination. So, dito ka pupunta. Okay. Now, nakita nyo rin po, minsan truncated din po yung aking sinasabi. Kasi, gako, nihon, uchi, gako, ekimas, nihon, ekimas, uchi, ekimas, kairimas, sorry. Truncated na rin po siya. Kasi nga po, di ba, meron tayong rule sa Japanese na pag kayo nagsasalita ng verbal communication, not written ha. Pag written, you should write it na kompleto with topic. Okay. Pag nagsasalita tayo, often than not, we are truncating or tinatanggalan natin yung topic kasi provided na malino sa speaker sa listener yung pinag-usapan. Okay. And it's very useful kasi in a way na kung siya naman talaga pinag-usapan natin, kahit ganito kasi yung sentence na lang. Tapos, pag, of course, given the opportunity, let's say naguluhan yung kausap mo, pwede naman siya magtanong sa'yo kung tungkol ba kanino itong pinag-uusapan natin, which is unlikely pag written communication. So, pag written communication, syempre, kailangan malino po siya. So, sa ating mga exam, okay guys, kailangan kompleto po tayo ha, kasi wala naman akong opportunity para tanongin kayo isa-isa. Okay, kailangan complete sentence tayo. Okay? So, for that, my example is Sensei wa gako e kimas. So, that's a complete sentence. Alam mo kung sino yung actor na pumupunta sa school. Okay. Now, for question, normally, di ba these are place? Okay. Ano ba yung appropriate pronoun natin for places? Okay. So, we have doko or dochera. Pero, of course, we will going to use doko kasi specific yung purpose niya. Where? In dochera kasi pwede maging which, pwede maging who, at pwede maging where. So, alam natin yan, lesson 3, di ba? So, yon. So, for that, papalitan nyo lang yung place. Let's say, gako, papalitan mo siya ng doko. Doko e kimas. So, where will you come? Or, well,
Where will the teacher come? So, saan daw siya pupunta? Okay. Doko. Doko e kimasu. So, where did he go? So, parang ganyan, no? So, papalitan mo lang tong gako, nihon, uchi, yung mga nasa red natin, ng doko, di ba? Para mag-create ka ng question dito. Of course, ang tinatanong mo dito is saan pupunta or where is the destination, okay? Next. Okay, noun to or noun place ni moving verbs. Okay. So, ang e, particle e, pwede siyang palitan or substitute ng particle ni. And by the way, particle ni is a highly versatile particle to. Kasi napakarami yung gamit actually. Hindi lang siya pang tao, pwede rin siya, sa, of course, lesson 4, oras siya, di ba? Oras, tao, pwede rin siya sa bagay, at specifically, pwede rin siya gamitin sa places. Kumbaga sa mga particle, isa siya sa mga pinaka-well-rounded particle together with particle wa and particle ga na often than not, makikita natin sa isang sentence or Japanese sentence. At panigurado pag may Japanese sentence, around 75% may particle ni. Okay, bakit? Kasi particle ni is, it could mark specific or it's marked the specific things. Okay. Let's say, isang pupunta, ano oras na. So, if you need specifications, and of course, destination is a specified location, no? So, particle ni, pwede natin gamitin. Okay. So, I will have to further elaborate that with the use of two examples. Gako ni ikimasu and gako e ikimasu. These are both correct. These are both, has the same meaning. Okay. The meaning is, I go to school or I will go to school. So, ganun po yung meaning niya for both of them. Now, why or bakit, eh kung pareha sa mga pala, di sana particle nila lang para hindi kami nahihilo. May point kay John. Pero, ito po yung subtle difference nila or cultural differences. Gako ni means literally, I will go to school. Kasi ni is a purpose niya or based on my own personal opinion ha. Particle ni is often than not used to specify things, place, or time, or phenomenon. So, kaya siya mini. So, na-specify mo. Eh, destination, di ba? You want to specify where or anong place na yon. So, naglalagay ka ng particle ni. Now, sa E naman, ang concentration is not to specify, but to express a seemingly transition or a movement from one location to another. So, kanyang emphasis is yung paggalaw ng bagay or ng tao dun sa isang lugar na wala siya dun or sa isang lugar na hindi yung destination mo, papunta sa destination. So, yun po yung na-express ng particle E. Now, of course, if we translate it literally with considering the cultural background of particle E, it will be translated as I will lead to school or I will head to school. Diba? Ang layo na. So, the first translation natin which are commonly used and acceptable meaning for all is I will go to school. Now, if we include the cultural meaning or the cultural sense ng particle E, it will be translated as I will lead to school or I will head to school. So, yung focus mo ngayon, hindi na sa school. Kundi dun sa paggalaw mo. Kasi, diba? Head or lead, diba? Yun na siya. So anyway, that's a very, very subtle difference. And anyway, you can both use the two particle interchangeably. Okay. Now ako, ang style ko dito, kasi nakakalito yan, is, ang style ko dito is, for example, ito. Okay. Example lang. So, we have time. Gozen Shichiji. So, that is time, no? Lesson 4. So, Gozen Shichiji, that's a specific time. So, I have to include particle ni. Now, pupunta ako sa school. Gako e kimasu. Okay. So, anong ginagawa ko dito? Ganito. So, if a sentence has a time on it and there is a destination, ngayon, ang ginagawa ko, in case of time, I use particle ni. For the place or destination, I use particle e. Bakit? Kasi, grammatically correct rin naman pag sinabi kong gozen si chi ji ni gako ni kemas. Okay, that's correct.
Diba? Kasi ni pwede siya sa place, person, saka time. However, parang, syempre kung beginner listener ako, saka beginner listener ako, usap ko, at nakakalito rin siya. So, ginagawa ko is, pag ganyan, instead of ni, ginagamit ko na is eh. So, mas prefer kong gamitin eh for places. At para kasi lalo ma-emphasize yung time. Okay? At mas madali siyang pakinggan pag beginner listener. Okay? Or non-native speaker ka. Though, pwede mo naman tayong talagang sabihin na gosen si Chiji ni Gako ni Ikemas. So, tama yon. Pero, syempre, medyo nakakalito sa atin yon. Ngayon, syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na baliktad, no? Gosen si Chiji e Gako ni Ikemas. Mali. Kasi ang e pang ano lang siya, pang place, okay, for this lesson. So, yun po, no? So, that is one tip for you na pwede niyong gamitin siya. Now, in event naman po na there is no person, there is no thing, there is no time, there is no thing to specify, and of course, place lang siya, you can use particle ni or particle e. So, bahala na po kayo mag-decide. Ako, most commonly, I use particle e. Next. This one, doko mo ikimasen, ikimasen deshita, or the negative expressions. So, tatlong moving verbs siya. No? Tatlong moving verbs lang naman siya. You have to memorize this. Now, ano ibig sabihin niya? It's an expression that we use to say and some sort of hyperbole to eh. Kasi nga parang hindi ako nagpunta kahit saan. Diba? Parang na-emphasize mo, you didn't move anywhere or you didn't go anywhere. Okay. Example, kinoa doko mo ikimasen deshita. Okay. Yesterday, I didn't go anywhere. So, ang purpose dito is, yung doko, where, diba? Mo also. So, pag kinubine mo siya, in-emphasize mo yung doko or doko, dalawang doko siya in a sense, no? Tapos, may negative ka. So, ibig sabihin, in-emphasize mo na you didn't go anywhere. So, yung doko mo, naging anywhere siya, no? In a way. Kasi nga in-emphasize mo na didn't go anywhere, diba? Now, negative, kailangan po negative po siya, no? Kasi para mag-create ng ganong sense na doko mo ikimasen, doko mo kimasen, diba? Para kasi, or doko mo kairimasen, okay? Kasi kung positive siya, iba yung meaning niya, hindi siya yung ganito, okay? So, this only applies when you have a doko or pronouns. Pwede rin kasi sa dare, nani, no? Pwede rin siya sa dare at nani. Okay, pwede mo sabihin, nani mo tabi masen. So, I didn't eat anything, diba? So, yun siya. Now, kailangan negative po kasi it creates that kind of expressions. Okay, so, ngayon, ginamit ko dito, kinoa doko mo ikimasen deshita. So, bakit deshita? Hindi ikimasen. Kasi may word na kino yesterday. So, automatically mean to say that is happen or non or past na siya. Hindi siya non-past. So, kailangan ko emphasize yung point na yon. So, yesterday, I didn't go to anywhere. Yan. Next. For this one is to express kung paano ka nag-travel or paano ka gumalaw. So, yung first natin is saan ka pupunta? So, the tanong is doko e kimaska or doko ni kimaska or doko ni kimaska or doko e kimaska. So, ganun yung mga tanungan doon. No? So, doko is place or replace with doko to indicate where. Now, in this case, so, syempre pupunta ka doon. So, kailangan mo ng means to go there. So, here is you have the noun, which are often than not an object. Particularly, these are vehicle. Marked by particle de to indicate that these are the vehicle or these are the things that you use as mode of transportation. And of course, the moving verbs. Again, our lesson for Japanese grammar is number one, the verb at the end. Number two, proper particle indicates a proper relationship of the sentence, diba? Or proper sense of a word in a sentence. So dito, ini-indicate natin by using particle de that this noun is the means or they are the mode in which to conduct the verb. In this sense, since your verb is a moving verb, so it is a means for you to move. So it becomes a sense. In a literal sense, it becomes a vehicle. So ganun po yung meaning niya. So again,
last rule, of course, proper verb. So, itong pattern na to, may iba siya pag hindi siya moving verbs. Okay? So, for example, noun, vehicle, de, tapos another verb, it's not a moving verb. For my example, since you know, okay mas, wake up. So, let's say, jitensya de okay mas. So, parang wala siyang sense, di ba? Kasi it's not a moving verb and yet you have a vehicle. So, ano ibig sabihin nun? Pinalo sa yung bike para magising ka. So, ganun ba yun? So, parang hindi. So, dito, kailangan din po, dapat yung verb is appropriate for the sentence. Okay? So, ganun po. No? So, this one is a moving verb. Okay? So, using this sense, jitensya de kemas. So, jitensya is the vehicle. Okay? De, using or by jitensya, you go kemas. So, translation would be, I will go by bicycle. Takushi de kemas, I will come by taxi. Okay? Aruite de kairemas, I will go home by on foot or by walking or by yun nga, lalakad. Okay. Now, just like the other one, it's not complete sentence, no? So you have to complete it. Sensei wa aruite de kairemas. Okay. Si teacher ay naglakad pa uwi. So yun po. Okay. Okay. So ganun po siya. Now, paano po ang tanong ng bayan dito? Okay. Since these are things, right? Hindi siya place eh. Noun, vehicle, these are things. So, ano ba yung proper pronoun for things? Hindi naman siya doko, di ba? So, proper pronoun for things are nani. Of course, nani is truncated as nan. Di ba? Nan. Example, hindi ko naman sinasabing, korewa, doko desu ka? So, hindi po yun. Mali, di ba? Wrong. Lesson 2. Korewa nandes ka, that's correct. Kasi, this is, ganun, nan, what is this? Diba? So, ganun po siya. So, hindi natin sinasabing, korewa doko des ka, mali, wrong. Kundi, dapat sinasabi siyang, kokowa doko des ka, where is this place? Parang ganun. Now, for things, we use korewa nandes ka, nan, diba? Which represents objects. Okay. For this sense, hindi naman siya place eh. It's a vehicle. So, it falls on the category na object. So, we use the pronoun nan to describe. Okay. So, papalitan lang natin itong jitensya, takushe, aruite ng nan. So, it will have a meaning nandes or nande. Okay. Kasi palitan mo yung jitensya ng nan. Nande kemas. Takushe, palitan ng nan. Nande kemas. Aruite, palitan. Nande, kairemas. So, ganun siya. So, ang nande is nan, what, de, means. By what means. Or, in sense, 5W and 1H, how did you get there? Or, how do you do it? Diba? Nande. Okay. What means. Or, how. How will you travel? How will you go there? How will you return? Diba? So, how siya. Okay. So for this sense, sensei wa aruite de kairemas. So paano natin siya tatanungin? Ang tanungan is ganito. Sensei wa nande kairemas ka? Sensei wa nande kairemas ka? So si sensei daw, paano siya umuwi? O sensei, how did sensei go or return home or return back? Okay, so ganun, no? Okay, so next. Now, we can also further expound this. Actually, pwede mong pagsamasamahin niya into one sentence, no? Yun nga lang, syempre kailangan careful tayo. Okay. We can further expound this by including your destination. Okay, example. Jitensya de, by means of bicycle, gakko e kimas. I went to the school or I will go to the school. So, gakko is the destination. So, you have jitensya, the means, gakko as your destination, and of course, kimas as the action. So, di ba? So, in this sense, you can formulate a two questions. First is, doko e kimas ka? Or, to be exact, jitensya de, doko e kimas ka? So, where are you going by bicycle? The answer is gakko e kemas. I'm going to the school. Okay. Next, takushi de, which is the means or
how or the mode of action or the mode of transportation. Hoteru e kemas or the place or the destination. So this example could ask a question by takushi de doko e kemas ka? So where are you going by taxi? The answer is hoteru de kemas, so by hotel. Or reversely, hoteru e nande kemas ka? So how will you go to the hotel? Or how will you come to the hotel? Sorry. Kemas kase. How will you come to the hotel? Okay. So the answer is hoteru wa or hoteru e takushi de kemas. Okay. Kemas. So I will go sa hotel by taxi. So ganun siya, no? Next, aruite de hoteru e kaeremas. So yan, no? So ba't kaeremas ang ginamit nga pala? By the way, kaya ginamit ko yung kaeremas dyan kasi since siguro si sensei nakapag-stay na po sa hotel, so parang may sense of belongingness na siya. For example, isa akong turista sa Japan, so wala naman ako literal na bahay dyan. Pero I use kaeremas to indicate the certain sense that I have already belong to that place. I have been staying for that place. I'm going to return back. Parang ano siya in a sense na naging bahay mo yung hotel sa ibang bansa. So kasi yung kaeremas, normally siyang ginagamit sa mga places kung saan kang habitual na bumabalik. Just like your uchi, your company, your school, and also yung hotel in some cases. If you want to express that kind of relationship that it's part of your domicile or part na siya ng lifestyle mo na bumabalik ka sa lugar na yon. Okay? Now, further. Aruite de hoteru e kaeremas. So, again, pwede natin i-tweet yung question. So, example. Nande hoteru e kaeremas ka? So, how did you go back to the hotel? Aruite de hoteru e kaeremas. So, I returned back by walking or by on foot. Okay. Or, aruite de doko e kaeremas ka? Where are you going back by on foot? Ganun, no? So, saan ka babalik sa lakad mo? Or paglalakad? Parang pangat na Tagalog ko. Anyway, ganun yung sense niya. So, the answer would be, hoteru e kaeremas. So, I'm returning back to the hotel. So, ganun. Okay? Next. Yan. Ito naman, di ba, 5W1H, nasagot mo na yung when, di ba, with time. Actually, pwede mo lagyan ng time yan, di ba? Dagdagan mo lang sa umpisa yan. Next is, nasagot mo ng where, nasagot mo ng how. Okay, dito naman sasagutin natin with whom or who, sino. Okay, let's go. To mark noun, this noun requires a person. Could be a proper person or a common generic term natin. Could be sensei, could be isha, yung mga ganun, no? Or proper noun talaga yung pangalan ng tao. Another thing is also could be used for animal. So the particle to be used is to. Okay. To plus a moving verb, no? To is used to indicate companion or traveling with. So for example, jitensha de ino to ikemas. So jitensha is yung mode of transportation mo, no? Or means of transportation. Ino to, which is a particle or just like your multiplies division signals or subtraction minus sign, it indicates a specific relationship, no? Ino to. So it means to say together with a dog or with the ino ikemas. So I will go to get by bicycle with my dog or together with my dog. So yun siya, kasama mo siya. Okay? Next, takushi de Karen Santo kemas. I will go there with Karen by means of taxi. Or softer translation would be I will go by taxi with Miss Karen. So ganun siya, no. So ganun yung translation natin. So this to indicates your companion or kasama mo. Now, of course, you can add place or destination niya. For example, koen e jitensha de ino to kemas. I will go to the park by bicycle with my dog. In this case, kaisha or takushi de karen san to kaisha e kemas. So I will go to the company or to another comp or an office or company. I will go to a company
by car together with, or by taxi together with Karen. So, gano'n, no? So, gano'n lang siya. Pwede nyo rin lagyan ng time yan if you want. Okay? So, maraming flexibility na tayo pwede gawin. Okay? Pwedeng-pwede na mabuhay sa Japan na mga 1 week. Okay? Next, a reminder lang po, kasi there are some animals that are bigger than a human being. So, pag ganun po, hindi po natin sinasabi yun to. Kasi, this animal could be used as the means of transportation itself. Example, jitensya de umato ikimasu. Parang, does it make sense, no? Kasi, jitensya is a means of transportation, which is a bicycle. Uma is a horse. So, translated as follows. I will go there together with my horse by bicycle. So parang doesn't make sense. Paano kaya yung sinakay-kaya niya yung kabayo dun sa bicycle or tricycle yon? So parang hindi siya pwede. It will make more sense if uma de kemas, I will go by steed or by horse. Okay. So ganun siya, no? Kasi nga, yung uma, naging means of transportation mo na. So, you have to be careful then, no? So, of course, if the animal is bigger than a human being, of course, pwede mo na siyang sakyan. Now, what about kung wala kang kasama? The expression would be hitori de nihon e ikemasu, or hitori de ikemasu. So you will mean you will going to travel by alone or by oneself. Hitori de nihon e ikemasu. Hitori alone nihon Japan e ikemasu. So I will go to Japan alone. So wala kang kasama. Okay? So lungkot naman. Anyway, that really happens. Okay? Okay? Yun po. And finally, for the last part of this lesson is the sentence ending yo. Okay. So ngayon, marami po tayong sentence endings, no? So for this particular ending, it indicates that the listener, or it used to emphasize the information which the listener does not know, hindi mo alam, or giving strong judgment or asserting one's own opinion. Okay. So pag nag-yo siya, ibig sabihin, sure na sure siya. Okay. So, recap lang na. No? Ano ba yung kadalasan sentence ending so far na alam natin? So far, alam natin yung ka. So, pag may ka, Sensei wa Argel san desu ka? Teacher, are you Mr. Argel? So, para may doubt ka, no? Kaya ka nagka-ka kasi you don't know. So, that indicates an interrogative question. Ka. Okay. Now, another possible smoother or medyo less formal form of asking question is na perong ang ano mo naman doon, ang parang in-express mo dyan is parang may idea kang siya yon, pero you're not so sure, around 70% sure mo siya yon, pero you want to confirm na siya nga, or you want to be ascertain na siya nga yon. We use example, Sensei wa Argel san desu ne, or Argel san desu ne, di ba? Parang ne, parang uwi siya ne, di ba? Ganon yung expression niya. Parang it's some sort of asking someone else opinion, or alam niyang masarap pero he wants to parang validate his observation. So ne. Now this one naman is neither of the two. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya naghahanap for validation. In fact, it is the opposite. He is stating validation. So, nagsasabi siya ng facts, or he is asserting his opinion assertively. And normally, sa mga Japanese, hindi sila ganun ka-assertive. Ayaw nila ng they have strong opinion. And of course, they put premium on social harmony kasi ayaw nila ng gulo-gulo. So, if you're type of person na masyadong strong opinionated person ka, walang, sa Japan, ang maganda dyan, walang kukontra sa'yo directly pag face-to-face. Pero syempre, pag talikod mo, ayan, ang dami na sinasabi. Patay ka na, ganun. Kaya nga po sa Japan, kailangan maging in some situation, kailangan mo lang maging plain. Yung parang you are within the group, or within the group normality or norm. Ganun siya. Now, for this naman po, culturally, wala naman ako masyado nakikita nagsasabi ng yo, except for various reasons. First reason is if they're giving certain instruction. Okay. If it's job-related, number two.
At number three, if he is correcting you. And of course, bihira mangyari yan pag nagko-correct sila. And number four, kasi syempre ayaw nilang, pag nagko-correct kasi sila, ayaw nilang napapaya yung tao. Kasi of course, socially conscious sila. Dun baka masyado silang harsh sa sinasabi nila, ganyan. And number four, if they're stating facts, okay, na hindi mo talaga alam, kaya mayo, para alam mo na sure na sure talaga sila dun sa sinasabi nila. Okay, that's, I think, one of the best reason why to use yo at the end of the sentence para to emphasize na sure na sure na sure na sure mo talaga yung ginagawa mo or sinasabi mo. Example, tatanungin kita, kunwari, no? Kunwari, tatanungin kita, no? Pilipin ka? So, are you Filipino? Eh, kaso lang, ano, palitan ko yung nationality mo, Mexican ka na. Okay. So, kung Mexican ka, so, syempre, hindi mo sasabihin, iye, Philippine jin dewa arimasen. Mexico jin des. So, parang, very weak siya, no? Although, acceptable, grammatical acceptable. So, syempre, parang nagulat ka, and of course, you want to assert na hindi ka na hindi ka Filipino. Of course, you will have this kind of statement. Iye, Mexico jin des yo. So, para nagbibigay ka na ng facts, may yo ka na. So, ibig sabihin, okay, all the way, akala ko Filipino ka, pero Mexican ka pala. I'm not a Filipino. I'm Mexican. Parang ganun, no? So, very strong siya. So, ano pa? Yan. Example is yung, is the train going to Tokyo? So, is the train going to Tokyo? Then, siya wa, Tokyo e ikimasu ka? So, is the train going to Tokyo? Sagot mo naman is, iye, sugi no desu yo. So, parang, no, the next one will go. Ganon. So, parang you're giving instruction. Okay. Now, of course, you have to be careful with yo and desu yo. Okay. Okay. Pakinggan nyo maigi itong salita ko. Tokyo e kimasu ka? Iye. Sugi no desu yo. Okay. No, it's by next train. Tapos next sentence. Tokyo e kimasu ka? Tokyo e kimasu ka? So referring dun sa train, no? Kasi syempre wala tayong pattern. Tokyo e kimasu ka? Ang sagot ng kausap mo is, ano... Wakara na. Ibig sabihin, he does not know. Parang sasabihin niya, pag ganun ang mga salitaan niya, wakara na. Of course, syempre, meron siyang doubt, no? So, pag ganun, tanong na kayo sa iba, no? Huwag kayo magtanong sa kanya. Okay? So, another thing is, let's say, ito na lang sa previous example, tinanong kanya na, are you Filipino? And then sinabi mo, Mexico jin desu yo. Okay. Example. Philippine jin desu ka? Iye. Mexico jin desu yo. So, no, I'm not Filipino. Or, no, I'm Mexican. Okay. Pag ikaw ang diretso, tinanong, sure na sure ka. Siyempre, ikaw, alam mo yung nationality mo, diba? Now, paano, what if, kung yung kasama mo sa work ang tinanong ng supervisor. Sumimasen. Philippine jin desu ka? Referring or sumimasen. Arjasan wa Philippine jin desu ka? Ang sagot ng tinanungan niya is Arjasan wa Philippine jin desu yo? Desu yo? Diba parang oops. Sure ba siya? Kasi desu yo eh. Hindi siya desyo, di ba? So, pag desyo, parang oops, parang probability, hindi siya sure. Pag desyo, sure siya. So, again, desyo pataas, hindi desyo pababa. Okay, pababa. Pababa yung ano niya. So, dapat careful kayo doon. Anyway, pag sure kayo, you can always use desyo, di ba? Desyo, di ba? Palang pataas siya. Pag hindi kayo sure, yun nga, ingat kayo pag narinig niyo yung desyo. Okay, yun po ah.
Okay, so now if we have questions or clarification, I will be more than happy to answer it. And of course, I really appreciate if you do some like and share and subscribe with my video. So yun lang po. Maraming salamat.